optional 65 mandatory ang required conversion standard 20 months. If less than 120 months, lump sum lamang po. So, halimbawa, we are about to retire. We are now turning 60 or 65, pero kinulang ka na isang buwan, dalawang buwan o tatlong taong contribution pa. Alam nyo ba na pwede pa pala natin pagpatuloy para abutin ang kanilang 20 months at tumanggap po tayo ng pension. So, anong voluntary or optional age para mag-file ng retirement? 60 years old po. 65 ang compulsory or mandatory naman. So, next is hero benefit po. Ito isang cash benefit na ibinibigay kung sino man ang gumasa sa burial expenses po ng namatay ng member. So, ang pinaka-minimum or fixed ay 20,000. Na? Ibig sabihin, kahit isang contribution lang yan, 20,000 po yun. Ang maximum is 40,000 pesos. So, nakabase ngayon sa dami ng contribution isang membro ang laki ng kanyang halaga matatanggap po. Next is death benefit. Dito, pwede ka tumanggap ng lump sum, pwede ka rin tumanggap ng pension. So, ito yung mga tinatawag natin beneficiary. Kung ikaw ay married, ang tatanggap ng beneficiary ay asawa at anak. Kung meron kang less than 36 contribution, lump sum ang kukuha nila. Kung meron kang 36 contribution patas, pension ang makikuha po nila. Kung wala ka pang asawa at single ka, ang secondary po ang ating mga magulang po. Na? So, hindi pension, kundi lump sum po. Kung wala ka, wala ka pa asawa, wala ka ng magulang, so, ang susunod na pwede tumanggap ng beneficiary ay kung sino po yung inilagay ninyo. Pwede po ba kung magsasalita kayo, pa-mute yung microphone po, no? Paulit-ulit po ako. So kung sino po yung inilagay nyo sa inyong E1 at saka E4. Ngayon, kung wala kang nakalagay na beneficiary sa E1 at E4 mo, ang susunod po ay yung legal heirs po. Ito po yung in accordance to the Family Code of the Philippines. Tanggap lang talaga ng pension ay primary. The rest, puro lang sum po. So, at pinakabagong beneficyong napapakinabangan ng miyembro ang unemployment benefits po, no? So, ito ay nag-start lang itong pandemic year 2020. So, sino-sino ang mga qualified or eligible? Dapat daw not over 6 years old. Meron kang at least 36 months contribution and 12 months of which should be in the 18-month period po. Wala kang settled unemployment benefits within the last 3 years at separation did not arise from just fault or negligence. Halimbawa, no? Kailangan mag-uwas na nagugugi ang kumpanya or ito ay nagsarado or not. Napauwi kayo dahil nga po sa pandemic tulad ng COVID, no? Ayan po, pwede tayo mag-file ng beneficiary. So next is, meron lang mga loan po, kunang salary loan, no? So, first loan po is, kailangan meron kang 36 months contribution. For the next loan po is, 72 contribution naman po. So, magkano ang loanable amount? Pag first loan po is 20,000. Pwede mo nang hindi. Pag second loan is 40,000. But please take note na, yung laki ng halaga na matatanggap nyo ay lagi nakadepende sa rebracket ng ating binabayaran po. Kung wala kayo sa maximum, syempre, mas mababa ang pwede natin ma-avail. May interest po na 10% per annum, 2 years to pay. Kapag late ka mabayad, may penalty na 1% per month at compounded po. So, where can you submit your or file your stand loan po, no? Well, pwede natin gamitin ang My SSS account po, no? Pwede ka mag-file sa alang website, mobile application, yung apps po, no? Tapos e-centers in S-branches at mga self-service express terminal po. So, paano ka ma-access ngayon na yung member record, no? O, paki-download po natin yung portal nila, yung apps nila sa place na ating gadget. Sa pamamagitan po niya, madali po natin mamomonitor, no? Ang ating mga contribution kung napopost po ka, kung nagbabayad pa regularly. Minimum 500, maximum. Through that apps, pwede ka makapagsubmit ng transaction, tulad na maternity notification and loan application po. And you can set appointment po, no? With local SS branches naman po. So, huwag lang natin kalimutan na kailangan yung magpalit ng
password every 6 months po. So mahalaga na inilista niyo po yung mga pass ang mga ano po natin dito, no, yung username tsaka password po. So loan restructuring program is ongoing po, no? Para daw po matulungan pa ang mga kababayan natin na apektuhan nitong pandemic po. So wala po siyang deadline sa ngayon, no? Ongoing ang programa para matanggal yung penalty na nadagdag sa utang niyo po. Kasi lumalaki ito, hindi lang dahil may interest siya, kundi may penalty po kasi ng 1% per month at compounded po yun. So mas mababa ang interest ito, 3% per annum lamang. Dalawang paraan ng pagbayad, pwede po one-time payment, payable within 30 days from date, at pwede po installment na hindi po lalagpas ng 5 years. So, for other concerns or questions, yan po ka lang contact details, pero kung may magtatanong, pwede po. May tanong po ba kayo tungkol sa SSS? Any concerns or questions about SSS, gentlemen, ladies? Ma'am, kaya naman nagsimula itong ano natin, itong welfare fund natin. At saka... Yung provident fund po? Apo, at saka kung kailan siya nagsimula at kung yan ba eh kasama doon sa contribution namin? Yes sir, yung tinatawag siya sa aming my Provident Fund, that yes, was, ma'am. If I'm not mistaken, that was nung nagtaas po yung nag 3 to 50 po yung ating contribution po, nag-start. So 2021? Mm-hmm. Yun po. So lahat po tayo ay entitled dito o qualified kapag ang salary bracket ng binabayaran po is nasa more than 20,000 po. So since kayo naman po ay nasa maximum, automatic po yon 3 to 50, yung na 2-6 po doon sa regular contribution po natin, yung 650 po na pupunta sa provident fund po natin. Pero sabi ko nga kanina, may meron silang panibagong programa po, no, yung RIPS 2. So, Workers and Veterans Saving Program number 2 po, kung saan voluntary naman po ito, pero mas maikli ang kanyang maturity term po. Kasi yan po, yung number 1 po is hanggang matatanggap lang po natin yan kapag retirement na po natin. So kasama po yan sa matatanggap natin yun sa bawat buwan. Pero yung number 2 po is pwede nyo makuha ng lump sum. Mm-hmm. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, yes, ma'am. So, yes. Ma'am, kung ikaw ang tatanungin, ma'am, saan maganda mag-invest? Sa pag-ibig o sa SSS? Okay, if I were you, pag-ibig. Okay, ma'am, thank you. Why? TV, nakabase sa, nakatab, nakabase sa TV po ang ano nito, ang interest, no? Yung sa number 2, ha? Samantalang sa, ano po, sa pag-ibig, mas malaki po sa bawat taon. Ang dividend rate po nito. Okay, ma'am. Thank you. Okay. One last question. Anong pinaka-maximum na contribution na? Sa voluntary contribution na? Just example, kasi nag-standby na matagal, so gusto mo mag-voluntary contribution na. Magkano ang pinaka-maximum kaya bawat? Kung ako sa inyo, kung ano po yung binabayaran niyo while on board, no? Kung 3 to 50 together with your employer, dapat yun po yung tinatapatan natin. Bakit po kaya? Especially kapag malapit na po kayo mag-retire. Kasi po, yung pinakamalaking bahagi na nakukuha nila sa retirement benefits po natin ay kinukuha na sa pinakalimang taon, huling limang taon ng ating pagbayad. So I am encouraging everyone na every time na mag-voluntary kayo, tapatan nyo kung ano yung binabayaran o contribution nyo kapag naka-onboard po kayo. Kung 3 to 50, dapat 3 to 50. Ibig sabihin, sasagutin yung counterpart na employer nyo. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. So may tanong pa po ba? So, ma'am. So, ano, ma'am? Yung ngayon, ma'am, ang retired, 60. Years old na, mm-hmm. O 65. Oo.
Kung ako sa inyo, pag tungto ko ng 60, mag-retire na ako. Why? 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 Dapat po kayo ang makinabang sa problema ninyo, hindi ibang tao. Tama. Tama yan. Tama. 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 Kailangan tayong magamit. Tama. Hindi, five. Kasi sinabi mo kanina, 5 years before dapat mapuputol na. Oho, kung hanggang maaari, pero kung ako sa inyo, kung kaya rin lang naman niyo magbayad ng dire-diretso, huwag niyo na pong hintayin pa yung last 5 years. Why? Kasi po contractual kayo eh. Paano kung hindi na niyan tayo palari makapag-trabaho pa? Di magsisisi ka kapag wala ka ng pambayan. Yeah. Kung maputol din, ma'am, di. Tama. Kung maputol-putol din, ma'am, di wala rin mangyayari. Okay lang naman po na meron kayo ano, pero ang lalaki ng sahod nyo, pwede ba you need to set, mag-set aside lang po tayo. Lalo sa mga opisyal, ang lalaki ng sahod nyo, lagay nyo tirahan ng mga sarili nyo, bayaran nyo ang sahod nyo, yun po ang masasabi ko sa inyo. Huwag nyo 100% ang biyan sahod nyo sa inyo. Nagbabayad pa ng utang, ma'am, sa sahod. Utang na naman, ano? Mamaya pag-uusapan natin yung utang, ma'am. So, wala na lang sa SSS? Wala na po. Wala na. Ma'am, may tanong ako sa ano, ma'am. PhilHealth, okay lang ba? Oh, sige, pahabol. Sige na nga. Meron bang ano, online ways para ma-check namin yung contributions sa PhilHealth? Sabi ko nga kanina, di ba, meron na silang online verification. So you need to visit their website, then sign up. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So my next topic is the standard employment contract. So what is employment contract? It's referred to a written agreement between you and your employer whereby one buys himself respect and the other gives something or other some service. So pag sinabing kontrata, dito nakapunan mo a description of your rights and obligations and other conditions of work. No? Ito isang dokumento na kailangan i-process sa PUA. Isang dokumento na dapat i-present sa PUA para kasa airport upon departure po. So, may tatlong klase ng kontrata ang ipinapagamit actually sa atin. One is the individual employment contract. First page, ano nakalagay? Pangalan, mga personal information, sahod, position, employment period, pangalan niya at pangalan ng agency na pwede dito, plus their representative. Ang PSEC at collective bargaining agreement ang nagsusupplement sa ating individual employment contract po, no? So, ang tatalakay ko ay ang PSEC. So, matanong ko lang po, ilang sections meron dito? O, wala nakakaalam. Totoo pala yung chismis. Ano po? 20, ma'am, 20. Totoo pala yung chismis. Hindi nyo talaga yung binabasa. Ang late kasi, ma'am. Yan sinasabi ko na nga po. Alam niyo po, kung gusto niyo may paraan kapag ayaw niyo maraming dahilan, di ba? So, kadalasan kapag pumipirma tayo ng kontrata, ano lang binabasa natin? Pangalan natin, sahod, at kung saan kayo pipirma. Tama ba? Ngayon kapag nagka-problema, tsaka pa lang, nagbabasa. So, I guess, I am encouraging everyone po na sana na mag-ipasipag na basahin ito. Kung ang problema nyo ay maliit ang letra, anong ginagawa ng mga mag-ipaglets, no? O kaya isumting nyo. Kung sinasabi nyo naman sa akin na doon sa oras dahil kadalasan, papipirmahin kayo kapag paalis, nagalit pa siya. Tama po yun? Pirma ka na. Paalis ka na. So, hindi ko sinasabing basahin nyo na overnight. May mga libreng oras kaya habang nasa barko, find time na magbasa po. So, ito yung iba't ibang section. 1 to 8 pa lamang po yung nakikita nyo sa presentation. Baka gusto nyo po na litrato para maging familiar kayo. Ito naman ang 17. And 26 to 33. So hanggang 33 sections, pero sabi ko kanina yung pinaka-salient points lamang po niya ang tatalakay ko. Ibig sabihin, hindi ko yung tatalakayan ng buo. Let's start with the definition of terms. Alati, kung sino ang tatanggap ng remittance sa Pilipinas? Atawa,
magulang, anak at kapatid. Hindi kasali ang scholar. Beneficiary, sino ang tatanggap ng benepisyo kapag kayo po ay namatay, asawa at magulang? But once you are legally married, it's the legal spouse only. Di pwede so basic wage, ito yung sahod na hindi kasamang overtime, lipi, and other allowances and benefits. Compassionate ground, pagkamatay na isa sa mahal niyo sa buhay na, pinapayagan kayo makababa at makauwi ng Pilipinas. If you're married, your parents, spouse, and children. If you're single, only parents po. Pre-existing illness, ito yung masakit na, pwede mo sabihing pre-existed. No? Kung bago pa lang ma-process ang papeles mo sa viewers, may advice sa'yo na kailangan nyo magpatuloy sa medication nyo. Or, mga sakit na alam nyo during the pre-employment medical examination, hindi nyo itineclear, sadya nyo itinago. Or, mga sakit na kahit kailan, hindi natin o hindi maaaring ma-diagnose during the payment. Work-related illness, mga sakit we acquired during employment on board. Work-related injury, these are the accident. Definition ng principal labor company, any Philippine seabirds work on board ocean going ship. Manning agency, any person, partial corporation, duly licensed by the Secretary of Labor Department to engage in the recruitment and placement of seafarers for ship flying international water for related maritime activities in a place sa Pilipinas. Ang counterpart niya ay ang mga principal monitoring abroad. So, ang dalawang ito ay merong tinatawag na joint and several liability. Solidary liability, no? Anumang obligasyon ng employer mo ay magiging obligasyon ng agency na magpapaalis sa inyo. Kaya nga po kapag hindi nyo mahabol si employer, sino ang dapat yung kasuhan? It's the agency. Tama ba? Yun ang hinahabol ninyo. So, pag-usapan natin ang iba't ibang section. Let's start with section 1A. These are the duties of the principal pharmaceutical company. So, ito yung mga bagay-bagay na kailan niyang ibigay sa iyo na kailangan matanggap. So, faithfully comply kung ano-ano kapalab sa pinirmang kontrata tulad ng mabibigay ng sakot mo, limitan sa allotment, mabilis ang settlement ng ating valid claims. Mag-extend ng ilang medication like SSS, Field, ECC at pag-ibig at yung pagkakaroon po natin ng defense machinery support kapag nagkakaroon ng problema. So, balikan natin ang nasa gitna. Extended benefits. Are you familiar with that? Alam niyo po ba kung magkano dapat ang deduction niyo na hindi kasama ang employer share? Let's start with the SSS. So, please take note na if you are receiving a basic monthly salary na sabi natin $500, that is 25,000 pesos above, no? Dapat nasa maximum kayo. So, ang magiging deduction mo ay 1,125. Yung remaining na 2,125 shoulder yon ng employer nyo. Sa pag-ibig, 1% of 5,000 pesos. So, 1:1 po. 100 sa'yo, 100 sa employer. But on your part po, pwede kang makiusap sa agency mo kung gusto mong taasan, no? But yung sa kandang palig po ay remain lamang sa 100. It depends kung mabait siya, pwede rin yan dagdagan. Ang PhilHealth is 4% for this year po ito ha, 4% of your monthly basic salary. So kung tumatanggap ka ng sakot na sabihin natin 80,000 pesos or more, kunin mo ang 4% po noon, that is 3,200 pesos. I-divide mo by 2, 1/6 sa'yo, 1/6 sa employer mo. Sa Employees Compensation Commission, wala kayong binabayaran dyan. Ang nagbabayad nito para sa inyo ay ang inyong employer in the amount of 30 pesos po sa inyo makikita. Sa contribution po natin sa SSS. So kung nasa maximum po kayo, hindi lang 3,250 ang dapat niyang bayaran. 3,280. So ito yung pinaka-rider insurance kapag tayo po ay nagkakasakit o na-accident or dyan din kinukuha yung unemployment benefits po.
So kailangan din na in good condition ang vessel na sasakin niyo, that is seaworthy ship. The master to observe the code of ethics for sailor. So yung conduct, behavior, and attitude po natin. And workplace conducive for promotion and protection of health of sailor. So kailangan daw po ay convenient on your part. Yung lugar na tutuluyan nyo o tutulugan. Oh, may tanong lang ako, Mom. Tapos yung lugar na pagtrabon. Ano po yun? Paano man kung yung agency po hindi po inilugan yung benefits ko, Mom? Saan? Okay. Bali. Sa SSA, ang tagal ng reaction mo, ano? Okay. Sa SSA, skillet at pag-ibig po bang tinutukoy mo, Mr. Aldrin, na... Okay. Apo, ma'am. Bali yung tatlong beneficiisip pa yun siya. May deduction ka ba? Apo, ma'am. Bali, 2,000 po yung dinideduct niya sa akin sa benefits, ma'am. Pero di po nahulugan, ma'am, yung benefits ko, ma'am. Yung tatlo po. When was that? Yung last na, that? Ano ko, ma'am. Okay. Simula June, ma'am, hanggang March, ma'am. Last year, ma'am. That's here. Ikaw, sabi mo muna yung tipo. Ipakita mo ang proof of deduction. Sige dahil po. Kailangan mula ito is SFL. Ngayon kapag hindi sila nag... Kung intayin mo kung anong kasagutan, no? Kung sinabi nagbayad sila, request ka ng proof of payment nila kasi meron po yan. Meron sila... tinatag na PRN, no? Baka hindi lang posted. Kasi po, pag nagkamali ka ng date, o walang PRN, letters, hindi po siya posted, floating lang. Ngayon, kung delinquent paying employer po ito, pwede ka magreklamo. Una, pwede ka mag-file ng complaint sa SSS po para ma-imbestigan sila. Okay, ma'am. Okay? Thank you po. Apa. Thank you, ma'am. Pero, first thing foremost po is you need to talk with your agency muna. Klaruhin mo muna. Baka kasi maaring na may mali lang sa pagbabayad nila. Okay? Kaso ma'am, March po ako bumaba, ma'am. Tapos December na po ngayon, ma'am. Pinaano ko po sa SSS website, ma'am. Di pa rin po, ma'am. Kaya nga po, kausapin mo muna agency. Pag sinabi lang nagbayad sila, hingi ka ng katibayan. Kasi kung may mali po, sila dapat ang umayo sa SSS, hindi ikaw. Sige po. Kung kayo ang nagbayad, po sila ang ibinayin nyo, that's the time po. Kayo ang pupunta sa tagtapa nila, dala ng resibo ng pinagbayaran nyo. So, mahalaga po na kapag nagbabayad kayo, lalo kapag online, screenshot nyo po. Dapat may kopya kayo, then send it to your email account po para may mapakakapis po tayo. Okay, ma'am. Noted, ma'am. Thank you po. So, next is duties of the seafarer. So, for you to abide by code of discipline and code of ethics of seafarers, compliance with the terms and conditions of medium government, to be diligent to the master, to be diligent in your duties, conduct yourself in order, respectful manner, and to take personal responsibility for your own health. So, isa lang po yung tatalakayin ko, yung nasa gitna, no? To abide by code of discipline and code of ethics. Ano nga ba ang nilalaman nito? These are your duties po. So, yung code of ethics is under PRC and Marina. So, you have duty to your profession, public fellow, country, superior, and subordinate. Ang code of discipline is under VOA. So, you have duty to oneself, family, co-worker, country, agent, and whole scale. So, isa lang po dyan ang gusto kong talakayin. Yun tungkulin nyo sa inyong sarili. Alam nyo po ba na napakalaki ng role nito para tayo mag-succeed sa mga napili nating larangan ang magtrabaho sa abroad at sa gitna ng dagat, no? So, Mr. Bigtan, please on your video cam po. So, matanong ko lang po, ano-ano ang matupon ninyo sa inyong sarili? Para kayo mag-succeed. Maintain good health. Ha? Okay. So, nasa ikalimang bilid po yan. Ang pinuha sa pinakuhan ng madalitrato kanina.
pangalagaan ng kalusugan, kailang marusog ng panan sa trabaho gagampanan. So always think about your safety. Why? O hindi lang safety mo, kundi ng fellow workers mo. Walang ibang magmamahal o mag-aalaga sa inyo, kundi sarili bago ibang tao. Kaya huwag po natin abusutin. Kumain ka ng wasto, iwasan ang mga bisyo. Ano pa? Maliban sa mga pangangalaga niyo sa iyong kalusugan. You need to assert the occupation, position, and job scope to which you have been hired for. So para magamatnan mo ng maayos ang trabaho mo, dapat po, no? Huwag kayong tumigil na mapaunlad ang iyong kaalaman at kasanayan. Aside from attending trainings, researching or reading po, at pag-i-observant po natin kapag may mga suggestions sa inyong trabaho. O po, anong dapat attitude? Dapat positive. Learn how to appreciate criticism, whether it is constructive or destructive. Pakinggan mo, makikinabang ka, i-adapt mo o i-apply. Kung iman, wari namang palabasin sa kabilang tema. Tandaan po natin, learning does not stop when I finish college. It is always a conversation that may buhay po tayo. So be open-minded. Sabi ng ika-anim na Bilipidos, buksan ng isipan sa bagong kalaman kasanayan, ito yung hangdan na inyong tagumpay. And the last but not the least is save and invest your money. Why? Hindi kayo nakakasiguro na magkakaroon kayo ng contract renewal. Ibig sabihin, pag sinabing OFW, contractual, lagi may limitasyon po. It's right while the iron is hot. Habang kumikita, kailangan niyo pong pangalagaan at gamitin sa tama ang buong sentimo na paghihirapan niyo kitain. So we need to spend our money wisely. Next is, section 2 is commencement duration of contract. Kailan nga ba nag-umpis ang pumapatak ang ating mga metro? Is it upon signing? Upon leaving the airport. Okay. On your actual departure of your point, airport or city, dyan lang po mag-failure isang land-based sa city. Sa land-based po, sa pagtungtong na sa airport ng Bansang Kalampag na nabuhan, doon pa lang po mag-umpis na napapatak ka ng metro. Kailan dito matatapos? Sa muling pagtungtong nyo, sa inyong point of hire. So, when it comes to duration, wala tayong may tuturing na unlimited contract. Ang pinaka-regular 6 months plus 1 minus 1 pa magsang tayo na the type of vessel na sasakyan ninyo. Kasi may mga offshore, may mga officers na pumipirma ng mas maikli. Yung iba nga, 45 days lang eh. Merong 3 months, 4 months, but not to exceed 12 months dahil bawal po sa NLC. With the exemption of those under fishing vessel because they have this separate fishing convention. So, ang ilan sa kala ay pumipilo ng 18 to 36 months pa. Pero ngayong panahon ng pandemic, medyo na-supersede ang not-exceed 12 months sa NLC. Dahil na pong pag-i-complete. May mga pastangin na ba sa nagpapapasok ng mga foreign nationals at isa kanyang lugar for their safety and protection. So, ang ibig sabihin, nagkaroon po ng exemption to the rule. So, anong importante kapag kayo ay magkakaroon ng extension na dapat magkaroon ng addendum sa inyong kontrata? Ang addendum na to ang magsisilbing protection nating lahat in case na may masamang mangyari po habang nasa barkupa. So, required na mag-report si Kapitan sa inyong manic agency at ang manic agency sa PUA sa mga extended workers nila. So, sa bawat kontrata, meron tayong tinatawag na probationary period to saan we are all under observation. And during that period, kung kayo kasakyan ang masilite at work-related, dapat si employer ang sumagot ng expenses. So, 6 is wages. So, kailangan daw pasakuran tayo regularly at buo.
hindi delayed at kailangan mo tumanggap ng payrolls para makita mo yung computation of your salary and proof of deduction. Sa unang buwan, pwede po yan on time na napit yung panahon na inaayos ang ating mga payroll account po. But after that, kailangan naman po ay regular at on time to. So, next is Section 7, Payment on Work. Payment of earned pay and foreign work shall be subject to the currency control exam for the board and to the official rate of exchange prevailing at the time of payment. So, nasusunod po ba yan? Well, sometimes yes, but sometimes no. Bakit po kaya? Dahil po sa dalawang dahilan. Ang unang dahilan ay, sorry, dahil sa money laundering act po, may mga bansang limitadong amount of money na dapat dalino ilabas. So, inaccessible amount of sa po yun. Kaya po dapat may ATM card. Iwanan ng isa sa pula. Sa, ang isa naman ay sa pansari nyo. Para yung sound on board po ay sa sarili ng account nyo ipasok. Kapag kailangan, bahala na po tayong mag-withdraw. By the way, ang advances po ay hindi po mandatory. Lagi nasa discretion ng employer mo o ng kapitan and in accordance with the condition stated on your contract po. So, minsan ibinibigay lang yung mga cash advances para makuha nila ang ating mga loyalty nang hindi tayo papalit-palit ng manic agency na inaalisan po. Kaya kapag pinautang, huwag sasamaan yung kalooban. It is allotment and remittance. So, it is required that allotment is payable once a month you allotty. So, you shall be provided with facilities at no cost on your part. At tandaan po natin, it shall be at least 80% of your monthly basic salary. So, basic po, hindi kasamang overtime and other allowances. So, sabi ko nga kanina, tingnan nyo malagi ang sarili nyo. Kasi kapag ibinigay mo lahat ng sahod mo sa iyo asawa, sobra-sobra pa at wala siya naipon, pag natapos ang kontrata nyo, ano po yung bit-bit ninyo? Resibo ng pinagpadalhan nyo. Kapag walang ipon si misis, wala ka uwing pera, ano po yung nangyayari sa mag-asawa? Wala. Ba nag-aaway, nagbibilangan na, namisan ay, antong pa sa iwalayan. Tama ba yon? So sabi nyo naman, sila yung dahilan kung bakit kayo nagpapakahirap magtrabaho sa gitna ng dagat. So hahayaan nyo po bang mapunta sa wala? Ang mga sakripisyo, dapat hindi. Kaya, dapat po maglagay rin kayo na limitasyon. Kailangan matutunan ng ating mga pamilya na pagkasyahin yung nararapat na halaga po. Malalaman nyo ito kung kulang o mali, o kung kulang o sobra. Ngayon, kung sa palagay nyo kulang, that's the time na pwede kayo mag-direct ng konti. Hindi po yan buwan-buwan. Kadalasan, kapag malapit na ang pasukan, may mga okasyon, di ba, that's the time po na pwede tayo magbigay na extra. Pero, huwag nyong kalimutan bayaran ang mga pagod po. Why? Pag-uwi nyo, gusto yung atin ng trainings, mag-review at mag-exam, meron nung kayo magagamit. So, minsan, sabi ko kapag kinulang, pwede kayo magbigay, no? Ng extra. That's the time na you will be provided facilities all and dapat daw, ang allotment ay binabayaran in Philippine peso. So, 10 is hours of work, not more than 48 hours of regular work a week shall be determined and prescribed by the master, shall be 8 hours in every 24 hours, midnight to midnight, Monday to Sunday. Ito daw po yung pinaka-normal na practice hours of work on board. Baka gusto nyo kukunan po ng litrato dahil hindi ko siya babasahin isa-isa. Record of seafarer's daily hours of work or his daily hours of rest shall be maintained. Seafarer shall be provided a copy of the records pertaining to him and he shall be allowed reasonable rest during the corners with international standard. Pero, bakit kaya hindi maiwasan na kailangan natin magtrabaho ng sobra sa 8 oras sa bawat araw? Yung mga magpapalit ng budget, no, walang gagamit ang hindi pangalan. Dali lang, tignan ko lang po. Gilbert?
Kayo po ba yung nagpapalit ng gadget, Mr. Diglasar? Yes, ma'am. Meron. Anong ginagamit mong pangalan kay Gabriel? Pakipalitan mo yan para papusukin kita. Sige, ma'am. Inaayos ko pa po. May gadget po ba kayo naghintay sa meeting room natin? Yes, ma'am. May isang ano po dito, Gabriel Saldric Gelasio. Palitan niyo po yan. Pangalan niyo para papasukin kayo. Sige po, ma'am. Okay. So, hindi may iwasan na kailangan natin magtrabaho ng sobrang oras po sa buong araw. Yan ang Section 11, Overtime and Holiday. So, beyond 8 hours, ang tawag po dito ay overtime. So, overtime may be classified as open, fixed, or guaranteed. So, paano kinukupit ang overtime nyo? A fraction of the first hour work shall be considered as one full hour. So, after the first hour overtime, any work performed, which is less than 30 minutes, is half an hour end. More than 30 minutes is one full hour. So, ito po yung pinaka-computation. Overtime may be compensated at a following rate. Kapag sabi ko open overtime, not less than 125% of your basic hourly rate, computed based on 208 regular working hours per month. Pag sabi ko gather fixed overtime, not less than 30% of your basic monthly salary. So, for officers, shall be computed based on fixed overtime rate. But for rating, it can be both. Depende po sa pagkakasunod. So, ang tanong ko ay sa mga opisyal, paano ko kayo magtrabaho ng sobra sa inyong napag-agrihan? Is it compensable on your part? Officers? Hindi po, ma'am. Wala po. Thank you. Ano? Ayan. No, yun ang tawag sa bayan. Salamat. Kasi ang ibig sabihin ng fixed or guaranteed ay kumulang o sumobra, bayad na ko kayo. So, ang pagbibigay ng bayad sa atin dito ay lagi nakatapad sa generosity ng employer. Kaya minsan tumatanggap po tayo mga bonuses, okay, incentive, or pinag-aantan ko ng training for free na ang kapalit ay sasakay pa rin kayo sa kanilang kumpanya. Or pwede po offsetting. Pwede offset ang, pwede iba yung sobrang pinag-trabaho sa susunod araw or sa mga susunod na buwan. So, kung ano man yung mga residing pay sa Pilipinas, ganon din po ang maaring mapakinabangan na isang Philippine Civil while working at sea or port. But during emergency cases, you have emergency duty. Na kahit magtrabaho ka ng sobra sa walong oras sa mga sumusunod, immediate safety of ship, persons on port, on board or cargo, seasonal ships, or persons in distress at sea of a fireboat or emergency drill, hindi po ito overtime. So, 12 is leave pay. The CFR's leave pay shall be in accordance with number of leave per month as agreed upon. So, 15 days vacation, 15 days sick leave on a per year basis. But since may ikli lang po, no? Yung pinipirma nating kontrata, you are entitled not less than 4.5 days per month and per week. So, sometimes, hindi po natin yan nagagamit, kaya binabayaran sa inyo. Yung iba, tinatanggap yung bayad habang nasa barko pa lamang or it can be settled within 2 weeks after your arrival at your point of hire. 30 days shore leave. Napapayagan kayo makababa ng barko, makalabas ng puerto, kapag safe or convenient alugan na ating napumpad with the consent of your master or deputy. Sa panahon ng pandemic, ipinagbawal ang shore leave. Pero sa ngayon po na, nagkaroon ng pagluwag. Ano po, may mga ilang bansa o time hustle po na inaan. Allowed lang mag-sure leave ang mga seafarers po. So kapag nag-sure leave ka, huwag mong kalimutan ilisa ang tamang oras na kailangan nyo makabalik sa inyong barko. Dahil kapag nahuli ka, iiwanan ka and subject for disciplinary action. Ang Section 15 ay transfer clause. So anong kondisyon kapag kalilipat sa ibang barko? Dapat parehong employer, parehong money agent, hindi ka dehandle, lalong hindi ka demoted, at di dapat lumagpas sa una ng pagkasunod. So, any form of transfer shall be documented and made available when necessary. Halimbawa, sa unang barkong sinakya mo ay may pinirmahan kang 9 na buwan. Kung nakatapos ka ng 4 na buwan at bigla ka nilang inlipat, ano ang ilang buwan na lang ang kailangan kong bunuin. Five. Yes. Kapag lumagpas doon, ano mangyay? Kailangan magkaroon ng
addendum dito. Okay? So, 16 is Bivens Worship. Kapag kayo po ay nagkakaroon ng problema on board, meron din tayo tinatawag na chain. Hindi kayo basta-basta pwede umakyat sa pinakamataas na posisyon. So, you have your three ratings na supervisor. Tulad ni Boson, Peter, Chief Cook, kung mga petty problems lang po yung problema. So, once hindi ka naging masaya, tsaka pa lang po pwede umakyat sa mas mataas na posisyon. Sa head department, chief mate kapag sa deck, chief engineer kapag sa engine, at chief steward or purser sa mga passenger ship po, or kung may isang Filipino sailors na may pinakamataas na position on board. So once we have grievance, we need to put it in writing. So after the head department at wala pa satisfaction, tsaka pa lang po yan pwedeng hawakan o mapunta sa kamay ng kapitan. So, maging si Kapitan ay gumagawa ng mga sarili niyang investigasyon. So, paano kung hindi naging nagkaroon ng positive resulta? Sino pa ang dapat makaalam ng problema? Hindi pa yung mga DPA niyo o yung Polar Coastal Officer po. Sino? Siyempre, your manning agency. Tandaan po natin na ang obligasyon ng isang manning agency ay hindi po natatapos kapag napasakay niya ang isang seafarers, no? Matatapos lang po ito kapag natapos niya po ang pinirma ang kontrata. So, ibig sabihin, any problem that may arise, especially, no? Regarding employment on board, kailangan din nila malaman at dapat tulungan lang na ayusin ang problema. So, anong dapat nyo alamin? Not only the agency name, address, and telephone number, you need to include their email addresses and the name of the officers, because email is the fastest way of communication para parating ang problema. Pero kung dead mind lang po tayo at wala sa gagawin ng action, that's the time. We may, sabi nga, no? Appeal to the management or with Polar Coastal Officer Office. So dito, magkakaroon tiyak ng pag-uusap, pagharap. Paano kung hindi naging pagkaroon sa'yo ang decision? Ano ngayon ang gagawin mo? Tapos na ba? Kung talaga gusto niyo ituloy ang kaso, pwede pa rin po. Na? Actually, whether it is abroad o dito sa Pilipinas, pwede talaga tayo mag-file ng kaso po. Pero alam po, kadalasan pinapipirma kayo ng waiver. Tama ba yan? Na bawal mag-file ng kaso sa abroad, dito lang sa Pilipinas. So kapag kaso ang ating pag-uusapan, pag-isipan nyo ito na maraming beses. You need to weigh the pros and cons po. Minsan po talaga, hindi maiwasan na makaranas ka ng disappointment na hindi po talaga nasunod kung ano ang nakalagay sa pinirma nating kontrata. Pero kung ang maliit na bagay na kapulangan ay mababawi mo sa ibang benepisyo, mas gusto ko pong mag-suggest na mas maganda kung tatapos niya ang kontrata, dahil lahat naman po tayo trabaho ang ating hanap. Pagkatapos nun ay, pwede na kayo humanap ng iba. Once na nakatapos ka ng kontrata, anong meron? Experience. Pag may experience ka na, meron ka ng kumunang gagamitin para humanap ng ma-applyan na makapagbigay ng mas magandang benepisyo. Kasi po, pwede ka nang mag-demand nun. Ngayon kung ugali mo magreklamo, anong nangyayari? Nagiging reflection yan sa atin dahil hindi nawawala ang background checking. Pero kung talagang talo ka o dihanong-dihano, gawin niyo po ang narapat. Ipaglaban niyo ang iyong karapatan. Pero para magawa mo yan, pakibasa ng buo ang kontrata. Mula umpisa hanggang dulo. Para alam niyo kung anong karapatan at obligasyon bilang isang worker. At siguruhin po ninyong suportado ito ng dokumento o may ebidensya ka ipapakita. Dahil kung puro daldal ka lang, magsasayang ka ng oras, pagod, at pera. Ha? So, ang 17 is disciplinary procedure. Sabi nga nila, kapag tayo daw po ay madidismiss sa ating trabaho, may tamang proseso na kailangan pagdaanan. So, kailangan tumanggap na isang sulat na magsasabi ng dahilan kung bakit kailangan niyong madismiss. Kapag nakatanggap ka ng sulat, dapat mapigyan din ho kayo ng pagkakataon na masagot ang sulat o madinig ang iyong panic. So, meron tayong tinatawag na
minimum requirement of due process in termination proceedings and consists of notice to the employees intended to be dismissed and the grant of them of an opportunity to present your own side. So hanggat dumaan ka sa tamang proseso o binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili, wala naman pong violation doon. Kaya, huwag po nating kalimutan ang tinatawag na two-notice rule. Pag sabing pre-notice, this is the first letter na matatanggap po natin na magsasabi ng dahilan kung bakit kailangan nyo ma-dismiss at kung saan dapat binigyan ka ng pagkakataon para ipagtanggol ang sarili mo. Pag sabi natin post-notice, ito yung subsequent notice, pangalawang sulat na matatanggap mo na magsasabi ng decision o action na nagawa ng employer sa nagawa mong pagkakamali. So pagdating sa basic principle and termination cases po, palagi nasa kamay ng employer na patunayang resulte na kailangan nating ma-dismiss and failure to do so would necessarily mean the dismissal was not justified and therefore was illegal. Kung ito'y illegal, your employer also is liable to pay nominal damages as indemnity dahil po sa paglabag niya na dumaan ka sa tamang proseso. So, kailangan niya magbayad ng halagang 30,000 pesos or in its dollar equivalent na $600. Yung alam, meron din kasi tayong tinatawag na non-compliance with due process where a valid cause for dismissal exists. Kung reasonable na kailangan mo nating ma-dismiss, kahit hindi ka rin dumaan sa tamang proseso, pwede pa rin po isagawa ang dismissa. But there shall be sanction or penalty dahil sa hindi niya pagsunod sa tamang proseso. So, ang 18 is termination of employment. So, once na nakumpleto nyo ang pinirmang kontrata, nakababa ng barko at nakauwi ng Pilipinas. So, tandaan po natin na there are other reasons of termination if there is a non-arrival at your point of hire. Maaring through medical, because of medical reasons, shipwreck, ship sale, layup of ship, discuss of overseas of ship principal, voluntary execution, prior contract expiration, and discharge for just cause as provided in Section 32. Ang 19 is tungkol sa repatriation po. So, may mga case scenario, may action po at kung ano yung matatanggap na isang setter. Kapag ang barko daw po ay kasalukuyang kauna sa labas ng Pilipinas, no? Pero bigla pong natapos ang pinirabang kontrata, kailangan niyo pagpatuloy ang mga servisyo sa barko hanggang sa makarating tayo sa tinatawag na convenient port o makarating ang ating mga kapalit. Pero hindi tapat na magpas ng tatlong buwan. So dito, entitled to receive basic earned wages and benefits as provided in your contract. So paano ang barko ay biglang dumaong sa ligtas ng kwarto bago matapos ang pinirmang kontrata? So dito ay maaari na po tayong mauba o mapauwi basta ang natitira sa pinirmang kontrata ay hindi na po nalagas sa isang buwan. So you're going to receive earned wages and early pay and to your basic wages corresponding to the unserved portion of your contract. Pero kapag kayo po ay natanggap ulit sa parehong sahod at decision at position, no? Within 60 days na kayo po ay pinababa, mawawala ang unserved portion of the contract. So only earned wages and early pay na lamang po. Paano naman kung ang barko ay biglang dumaong sa sangligtas ng puerto at buwan bago matapos ang pinirma niyong kontrata? So dito, maaari na rin po tayong mababa at mapauwi. So ano naman matatanggap? All earned wages, pay for entire contract, and termination pay equivalent to a month of basic pay. Pero mangyayari lang po yan kapag ang pinirma niyong kontrata ay at least 9 months. So hindi yan magagamit sa anumang sa tinatawag nating dismissal cost po. So, paano kung ikaw ay mamaba? Sa isang kwarto abroad na may dahilan, kayo ay mapapawi sa Pilipinas pumaring by sea or air. So, dito, until arrival at your point of hire, you will be provided in accommodation, food allowances, and medical treatment if necessary. Ngayon, kung kayo naman ang mababa dahil nagawa kayong pagkakamal, karapatan ng employer mo na bawiin po ang lahat ng gagastusin sa iyong makakapalit, pati sa pamasahe mo.
So, kahit sekundo lang wala ko tayo makukuha. Paano kung kayo ay pinababa at pinauwi na ang as directed by the principal pharmacist come? So, ito yung natawag walang kabog-abog. Ano po? Actually, ito yung tinatawag nating non-compliance with the process where valid cause for dismissal exists. So, walang action, pero you're going to receive basic wages from the upside up until arrival at your point of hire. Now, kung tayo po ang makaisip na mag-side trip, magliwaliw muna, you're going to delay or make a detour or proceed to a destination other than travel itineraries by Uber. Ito yung mga pagkakataon na pagbaba na po tayo. Pero gusto mo natin mamasyal o maaaring may kamagkaroon kaibigan na doon nakatira na gusto natin dalawin. So our employment will be terminated at the time besides of the ship. Ano mang karagdagan gastusin dito sagot ninyo? Ano mang pananagutan ng kumpanya ay matatapos at the time you are terminated? Halimbawa po, no, na-accident ka during that time. Wala ka nang makukuha benefisyo kasi ang matatanda po nalang ay earned wages and basic wage based on original scheduled date of arrival point of hire. Ngayon, kung kayo ang maka-strong request ng early termination contract, sagot niyo ang pamasahan niyo, pati pamasahan ng kapalit. Pero kung ang kaso ay compassionate ground, sinasagot na employee ang pamasahan ng kapalit po. Pero wala pa rin matatanggap ni Sipko. So, required ko yun na mag-report sa iyong money agency within 7 hours upon arrival at your point of hire. That is 3 days po. Sa ngayong pandemic, may protocol ang ating gobyerno. All arriving OFWs ay required na mag-quarantine at mag-swab test po. Pero since nagkaroon ng pagluwag, nagkaroon ng exception. No? Sino-sino lang po yung required na mag-quarantine? Kung ikaw ay unvaccinated. Kung ikaw ay may simptomas ng COVID or kung ikaw ay positive sa RT-PCR test result. So, please take note na sa pag-uwi sa Pilipinas, wala na po yung One Health Pass, no? I-travel na po ang kailangan niyong fill upan. Klaro po ba? So, naka-incorporate na po sa i-travel lahat po, no? So, wala nang One Health Pass, i-travel na lang po ang kailangan natin niyang i-accomplish. So, ang Section 20 is about compensation of injury, illness, or death. So, para daw po tayo tumanggap ng beneficyo, may requirements. Una, dapat daw ay during the employment period. Pangalawa ay kailangan work-related. So, tandaan po natin na meron po yung exception to the rule. So, ang sabi dito, there are determining conditions factors per principal that are not within the terms of the contract that needs to be justified and say that the cause is work-related and work-aggravated per payment of compensable. So, hindi mga sinari po na mawala sa atin ng benepisyo. Kung sa umpisa pa lang ng payment natin ay may sakit tayo itinago. Kung ito ay may kasamang kababayan or self-infliction or we are going to submit ourselves to a post-employment medical exam by a company designated physician within 3 working days of our year. So, mahalaga po na pag uuwi kayo at may nararamdaman na kayo na outright in from your money agency. Pero balikan po natin na sa gitna. Death and injury due to improvise of alcohol, suicide, STD or STI. Halimbawa, may isang seaman na nag-commit ng suicide, umamit ang hangin. So para siya mabigtig, kailangan niya muna lumundag. Paglundag niya, naputol ang lubid at tumamang ulo sa isang matigas na bagay. Ano ang cause of death? Is it suicide or accident? Accident, ma'am. Patunayan nyo. Paano kung ang kalahati ng lubid ay nasa leeg niya? Ma'am, kasi ma'am, hindi naman yun yung plano niya eh. Ang plano niya mag-pictic. Oh, ngayon, eh, hindi marunong po siya marunong magtali. Wala lang. Ano sagot mo? Accident o suicide? Suicide. Negligence, ma'am. Accident. Kasi hindi nakatali yung tali sa kabila. Paano yung patutunayan, Sir Roy? Ma'am, kasi hindi nakatali yung naputo lang, ma'am, sa leeg lang. Wala doon sa kabilang side. Kaya cause accident tayo, ma'am. Hindi yun suicide. Suicide kasi ma'am, direct tayong tali. Ang puwento po. Matatalo po sa kaso nyo kapag ganyan po ka... Kababaw ang ating mga...
ma'am, suicide na lang. Suicide. So, ang tamang sagot po yung accident. Kasi pwede mong sabihing suicide kung may mga ebidensya tulad ng iniwan niyang sulat. So another question is about your sure leave. Kapag naka-sure leave mo ba ang mga nandali lang po, wala pa alas 12. Sumisigaw na kayo ng lunch break. Tapusin lang po natin ito. Ano? May nawawala ako, tatlo. So kapag naka-sure leave mo ba ang mass affairs at may mas mangyayari, meron po ba ito makukabinipisyo? Wala. 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 Depende sa kapitan, ma'am. Kung, meron. Kung wala, umapi sa'yo. Hindi po depende sa kapitan, actually. Kung batas ang ating susundan, meron. Wala po talagang beneficyo. Ha? Kasi po, ang family is only a privilege on your part. Ibinibigay, pero po. Ang tanggap ng beneficyo dito ay laging nakadepende. Po, tama kayo sa generosity ng inyong employer o ng kapitan. Kapag nag-sure leave ka at na-accidente ang sinakyan mo to or from my Pilipinas, why? Ang sinakyan ay cover ng insurance. Kapag kayo po ay nautusan. Pero halimbawa, nag-sure leave ka, umanong ka ng alak. Pag nalalasing ka, nagwawala ka. So kapag may nangyari masama sa'yo, may makukabang benepisyo? Wala. So, ganyan po yung nangyari sa isang kabaro ninyo na Evil Sima na nag-sure leave sa Indonesia taong Konyo. Siya po ay pabalik na sa ganyang barko na sumakanil ng motorcycle. Habang daan, nakaramdam siya ng fall of nature kaya nagsabi siya sa driver na tumigil at ii siya. Umihi po siya sa gilid ng creek. Isang kalating oras na kita yung driver, wala pong balik na Sima. Namatagpuan, ang kanyang katawan ay nakalutang na sa creek. So, ayon sa police authority, ang cause of death ay drowning, but with 20% of alcohol sa kanyang urine. So, maliwanag sa vehicle na kapag ang cause of death ay due to influence of alcohol, walang binipisyo. Kaya iba ang sinabi ng manik, ay kisasawa ng siman. Si Mrs. hindi naniwala. Ang ginawa po niya, nagpal ng kaso sa NLRC. Ang justification niya, hindi mamamatay o manunulod ang kanyang asawa kundi nakakontrata during that time. Partly, tama si Mrs. Knowing NLRC, ito ay pro-worker. So, ayon sa decision, kailangan niyang tumanggap ng benepisyo dahil ang cause of death ay drowning. Walang masyadong tanong pagdating sa alcohol content ng kanyang urine. So, magkano ang benepisyo kapag pay contract ang pag-usapan natin? Hindi po yung mga IF or UK ninyo o German coverage. Any idea kung magkano accidental death pagdating sa pay contract? $200,000. Dollar po pag-usapan natin, sir, investor. $50,000 din. Alright, $15,000. Nagkataon na may mga anak pala siya na puro minor. $10,000 each. So, yeah, magkano? $10,000 each. Mali, $7,000 po. $7,000 na, no? Per each. Yes. So, go, that is $1,000 na. Plus $1,000 para sa burial assistance. So, magkano matatanggap ni Mrs. Lahat? $79,000 po. I-convert niya sa Philippine peso. Ang malita nun ay 50 pesos. That is around 3,950,000 pesos. Ayaw magka-problema at mabala ng money agency, Mrs. Iturin niya laban nakipag-compromise kay Mrs. Inalok nila ito ng 2.5 million pesos. Tinanggap ni Mrs. ang pera pero di siya na contento. Nag-hubol siya ngayon ng moral damages at attorney's fee. Kaya lang nung matutong yun, hindi po mga legal money agency. Itinuloy po nila ang laban. So, humabol sila sa your court of appeal. Ayon sa court of appeal, magbigay ng justification kung bakit ang nasabing si Federer ay may 20%
of alcohol sa kanyang urine. Maari hindi po, kaya nabaliktad ang desisyon. Ipinabalik po kay Mrs. ang 2.5 million pesos. Tara na, naging pa. Bakit kaya? Dahil, buti nga. Hindi actually greediness ang reason. Kung ipinatunayan po dito na may nagawang paglaba ang nasabing separator po. Mamaya po ba yung nabalita nung ano? Na panood ko rin po yan eh, yung about dyan. Sa mga agency po. Hindi ko alam kung, pero ito yung under PDC po. Ma'am, excuse me ma'am, may tanong ako. Patapusin yung kwento ko, sir. Bawa kayo magtanong. Pwede po. Okay ma'am, okay. Aray ko. Okay. So, nasaan ako? Nawala akong bigla, ano? Ayun. So, nabaliktad nga ako yung decision. Ipinabalik kay Mrs. ang 2.5 million. Tapos ang pera na, naging bato pa. Bato so, pa. Ang dahilan po, hindi greediness, kundi natutayan po na may nalabag sa kanyang code of discipline ang nasabi ko siya. May kapabayaan po dahil kung siya ay pabalik na sa number po. Bakit? May 20%, no? Ng alcohol content ang kanyang urine po. Ay, ano ang required sa inyo lahat? 4 hours before you duty to naman be 0%. Zero. So, ang totoo, nagkwento lang po ako nito para ipaalala sa inyo na si kamatay na para magnanakaw na dumarating sa ating buhay. No, we can never tell kung kailan po ito kakatok sa atin. So, minsan dahil sa kababayan natin, anumang nakalang benepisyo ay sa pamilya ay pwede pong mawala. Kaya kapag inom kayo ng alak, dapat alam niya limitasyon niyo. Lalakad kayo sa lugar na kayo dayuhan, huwag kayo lumakad na nag-iisa, dapat may kasama. Ang Section 27 is loss of or damage to first effects ni marine peril. May 2,000 dolyar ka kapag ang gamit mo ay nawala sa pamamagitan ng pagkawasak ng barko nyo, pagkawala, stranding o abandonment dahil may sunog, baha o banggan o pirata. Pero kung ninakaw lang sa'yo, pagkakamali mo o kapabayaan mo, hindi po kala magbayad ang employer nyo. Ang 29 is dispute settlement procedure, no? Kung covered po ba kayo ng CBA, kung hindi, NRC ang punta mo. Kung oo, voluntary arbitrations. For admissive cases, special exercise is regular and exclusive jurisdiction. Ang Section 30 is prescription of action. Kung mahabol kayo sa employer nyo, no, o sa agency nyo, all claims arising from this contract shall be made within 3 years from the date the course of action arises. Otherwise, hindi na kayo pwede kumabol pa. Ang 32 is applicable law. So, any undisturbed dispute claims or grievance arising out or in connection with this contract, including the election of, shall be governed by the laws of the Republic of the Philippines, international conventions, treaties, and covenants to which the Philippines is a signatory. So, sabi ko nga kanina, hindi lang sa Pilipinas pwedeng mag-file ng kaso. Kahit saan pa saan is ang Pilipinas a signatory. At ang 32 is schedule of this bill or benefits for injuries suffered by MCS, including occupations or illness contracted. So please refer to the booklet of Peer Terms and Conditions. Ang bawat kalingkingan yung maputol, may katumbas na grado at presyo. Kayo dapat ang nagbabasa nito. Masyado po yung mahaba. Ang Section 33, Violations or Offenses with Corresponding Sanctions, kayo din po ang dapat magbasa. So ano assignment nyo? Ang Section 32 at 33. So since 12:04 na po, lunch break for 30 minutes, bago natin tulimayan mo ang ating discussion po. So, ang resume is 12:35, no?